Sa mga natanggap na impormasyon mula kay Kaerit, lumalabas ang mga kontrobersyal na detalye hinggil sa pagre-recruit umano ni Senator Risa Honteveros ng mga kabataan. Ayon sa kanya, kinagamit ni Honteveros ang mga ito bilang political operators sa kanilang pagkukunwari bilang kumolekta ng pondo sa pamamagitan ng pagpupustura bilang mga civil society advocates. Ipiniliwanag rin ni Kaerit kung saan haba nagbulang organisasyon ng Akbayan at sinasabi niya na mula ito sa CPP, NPA, NDF at ang kasapi nito sa Akbayan ay mga tumiwalag at mga itiniwalag sa grupong CPP, NPA, NDF. Ang mga nabanggit na impormasyon ay nagdulot ng matinding kontrobersyal sa lipunan na at nagpapakita ng posibleng ugnayan sa mga politiko sa mga armadong grupo tulad ng CPP, NPA, NDF. Ipinakikita rin nito ang patuloy ng laban para sa katotohanan at integridad sa larangan ng politika sa bansa. Dahil dito, marami ang nagtatanong at humihiling ng mas malalim na imbisigasyon upang mailantad ang mga lihim na gawain ng ilang mga opisyal ng gobyerno. Sa pagpapalabas ng mga ganitong balita, mahalaga ang patuloy na pagiging mapanuri at mapanlikha ng mga mamamayan upang malaman ang katotohanan sa likod ng mga pangyayari. Layunin din ng pagbabalita na maghatid ng impormasyon sa publiko ng matutuklas sa mga malawakang pagtugon at aksyon mula sa mga kinauukulan upang panatilihin ang kaayusan at katarungan sa lipunan. Well, ito nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para tuloy-tuloy ang pagtutok mo sa mga bago at nagbabagang balita dito sa Bangon Pinas. Nagre-recruit din niya ng mga kabataan, student council, mga writers, campus writers, pero ginagamit nila as mga political operators sa kanilang pagkukunwari na makakuha ng mga pundo sa pamamagitan ng kanilang pagpupustura na sila'y mga civil society advocates. Diyan sila nag-common unity ng mga urban operatives ng CPP, NPA, NDF. Yeah. At yan ay hindi pang matagalan, tactical na pakikipag-ugnayan para magkaroon ng sabwatan, conspiracy ang nangyayari sa kanila. So wala lang armado, ito kaya hilaw na komunista. Nagkukunwari na makakaliwa pero hindi naman totoong kaliwa kasi nakikipagsabwatan yan sa maraming pagkakataon sa mga poder ng gobyerno lalo na sa panahon ng dilawan ang namumuno at namamayagpag sa gobyerno. Yung sinasabi niya, no, may kapitel sa entablado sa Liwasang Bonifacio na bawal mga bisa hindi mo asawa o makiapit dahil nasa kautusan ng Panginoon yan. Yan, nangyari yan sa loob ng Akbayan at ang grupo na yan ay mga namayagpag na ginamit ng dilawan para magkunwari na sila yung mga civil society advocates. Ayan po mga kaibigan, bawal magabit! Bawal makiapit sa may asawa! Grabe naman yan, ha? Akala ko ba, recruiter lang, ha? Hindi lang pala recruiter to, no? Bet ka din pala mga kaibigan. Alamin po natin yan, guys. Grabe po ang expose ni Kaerit. Ang pagbabalik mga kaibigan ni Kaerit, matagal din nawala si Kaerit no, mula nung sa Liwasang Bonifacio yung mga prayer rally po mga kaibigan. Siguro nagpahinga. At ito na nga, no? Maririnig natin muli si Kaerit, guys. Meron po siyang interview at grabe po ang kanyang expose. Siguradong mabubulagan na naman dito si Risa Honteveros. Or breaking news, ha? Breaking news. Anong nangyari sa warrant of arrest ni Pastor Kibuloy? Hindi na ba matutuloy? Alamin natin yan mga kaibigan kay SP Suviri. Naku, ang ganda po ng mga balita ngayon. Tuesday, pero ang ganda po ng mga balita natin mga kaibigan. No? At ito ha, contempt order mga kaibigan ng Kamara. Questionable po. Ayon po yan kay Attorney Topacio. Aalamin din natin yan guys. At meron po tayong isisingit dahil meron po tayong isa pang breaking news. Itong naiya, anyari? Anyari sa naiya? Ha, nabenta na ba? Prebado na ba mga kaibigan ang naiya? Alamin po natin yan. Pero bagong lahat, kung bago pa lang kayo sa amin channel, mag-subscribe na po tayo mga kaibigan. Huwag niyong kalimutan mag-comment, like, at pakihit yung notification bell para updated kayo sa aming mga bagong videos. ADF 2.0 po ang aming FB page. Follow, like, and share ng mga videos. Ayan po mga kaibigan, happy Tuesday po sa ating live. Live na naman tayo guys. Sabi ko sa inyo mga kaibigan yung sinabi po ni Kapeter na bawal makiapid. Ah, bawal makikabit.
sa may asawa. Eto po, nako, ano ba yan? Ah, ano ba yan, Risa? Ano bang nangyari sa iyo? Kung ako sa iyo, sumuko ka na. Napapiligiran ka na namin. Ayaw pa rin sumuko eh. Alam mo, Risa, antivirus. Kung ako sa iyo, itigil mo na yan. Dahil, eto guys ha, eto po ang nakakatawa mga kaibigan. Eto pong nangyari guys, nakikiusap na po siya guys. Parang na, kung kulang na lang luluhod siya. Ha, nakikiusap na po siya o kulang na lang guys, parang talagang pipilitin na po niya itong si SP Subiri na please naman, ilabas nyo na ang warrant of arrest. Bakit? Paranoid na ba talaga itong si Risa mga kaibigan? Ano bang nangyari sa kanya? Ha? Wala na pa siyang ibang issue? Ang dami-dami natin pwedeng gawin eh. Ang dami-dami natin pwedeng pag-usapan. Pwedeng imbestigahan. Di ba? Bakit habol kayo ng habol kay Pastor? Ano bang meron dyan? Ah, oh, tuloy. Oh, yan ha. Lumalabas tuloy yung mga umaalingasaw mo. Na mga baho. Umaalingasaw tuloy ha. O paano yan? Bistado ka na naman ngayon. Recruiter! Naku, pag-uusapan po natin mamaya guys. Pero syempre, kung umustahin muna natin ating mga OFW. Diba? Ang ating mga bagong bayani. Ayan, saludo po kami sa inyo. Ang ating mga kababayan dyan sa abroad na nagtatrabaho po guys. No? Syempre, araw-araw. Minsan pa nga, tatlong trabaho. No? Dalawa, tatlong trabaho. Para lang po sa pamilya. Para lang po maiahaw ng pamilya guys. At nagbabayad po sila ng tamang buwis ang ating mga bagong bayani. Pero anong nangyari sa kamara? Ha? Anong nangyari sa kamara? Mga manhid, mga bulag, mga bingi. ilang beses na kami nananawagan sa inyo, buksan nyo ang libro para magkaalaman na wala pa rin. Ayaw nyo pa rin tumugon. Ha, bahala kayo. Malapit na ang June. Hello June, malapit na si June. 'Di ba? Ilang buwan na lang ba bago mag-June mga kaibigan? Konti na lang 'no. 'Di ba? Ilang buwan na lang bago mag-June. Naku mga kaibigan, katapusan na po talaga ito. Oy si Vivian Fontanilla mga kaibigan, nagpalipad po ng kanyang 1,250 pesos. Galing naman, Foodinet, pagkapi mo daw from Norma Jalaba. Ay si Norma Jalaba pala 'to 'no. Hello Norma Jalaba, maraming salamat po. At kay Vivian Fontanilla, maraming salamat sa pagkape. Ang daming kape niya na, Vivian na. Ilang kape yan sa Starbucks? parang si ba yun? Yung ano? Yung social magsalita? si ano? Si Kuting? Ha? We don't, ano? Sabi niya? We don't make pasyal-pasyal. Ha? Kape-kape. We don't make pasyal-pasyal, pakape-kape. Oy, maraming salamat Vivian Puntanilla. Buhay na mano po 'yan, no? Bagong kaumpisa lang natin guys, may nagpakape na kaagad. Kaya maraming salamat. Thank you very much. Ayan po. Syempre guys, kukumustahin din natin ang ating mga suki, ang ating mga avid listeners, mga viewers at ang ating mga subscribers, lalo-lalo na ating mga members. Nako, ang dami na pong members mga kaibigan. Maraming salamat po sa inyo dahil kung wala kayo guys, wala din kaming channel, no? Kayo po ang buong channel, kayo ang boss. Kayo ang aming amo, ang aming chief. Kung ano-ano pong tawag. Ayan, ha? Maraming salamat sa inyong lahat. At eto na nga, umpisahan na kagad natin guys. Pero syempre, babati muna tayo ha. Mabilisan lang to. Promise po. Si Lynn Colit, hello. Ayan, si Juanito. Junito B. Bigonon. Ayan, Biginon. Meow Meow. Myrna Cruz, Teresita Lynn, Person Austero, Sandy Esculano, Vivian Puntanilla. Maraming salamat. Catalina Fox 206. Sila si, sino pa? Ang dami na pala nagkantay sa atin. Teresetta Lim, si Lulina Pakingan. Hello, Chrissy Brooks. Ayan, si Vivian Gonzalez, Lailani Garcia, ang ating members. Kumusta ka na dyan, Lailani Garcia? Mega love shoutout sa inyo dyan. Ayan, si Sandy Esculano, Banderas Bong, si Winnie Kaligasan, si Vito Carol, Celso Facundo, Delia Abainza, Leo Bonag, Norma Jalava, Marvin Garciano, good morning, Sisiko, shoutout. Ayan. Tessie Amanuma, Lynn Cordinera, si, sino pa? Elena Calapis, ayan po si Elena Calapis, andito din mga kaibigan, si Virginia Lotazo, at one of the members, maraming salamat, Marvin Garciano, si Lailani Garcia, si, sino pa? Si Menchie Hizon, June Lapunete, Tessie 4351,
si Gemma Navarte, Joy Barbosa at marami pang iba. Sino po ang first honor natin? Tingnan natin, guys. Si Wang Yoni! Ayan, Tamsakdan. Maraming salamat. O, sino pang humabol dyan? Bago tayo mag-umpisa. Ayan, wala na. Si Victoria Galvez. No, natawag na natin yan. Si Jimmy Catalunya. Thomas Bisite or Bisete or Bisite. Cat Lover. Joel Arellano. Norma Torzar. Jenny Jarumay. Ayan, si Adele Bautista. Si Joy Barbosa. Si Gemma Navarte. At marami pang iba. Vivian Puntanilla, maraming salamat ha. Ayan po guys, no? So umpisahan na kagad natin mga kaibigan. Mamaya po guys, babasahin po natin yung mga comments nyo at mga tanong nyo, promise po. Kaya kailangan guys, sa bandang dulo, kailangan nyo magtanong at mag-comment para mabasa natin. At para tuloy-tuloy din yung discussions natin. Ayos ba? Okay, may humabo pa si Lizana Palau, si Archie Maiza, at si Zenaida Puerte, Christine Lo Chavez, ayan, Celso Tapales, at marami pang iba, Zoila Rivera. Eto na nga, umpisahan na kagad natin guys. Anong nangyari kay Riza Hontivirus or Hontivirus mga kaibigan? Anong nangyari? Bakit po na-paranoid? Ha? Dahil guys, nung isang araw mga kaibigan, wala po siyang ginawa, kundi habulin niya si Pastor. Para siya naghahabol ng ano? Ha? Para siya naghahabol ng ano? Ng magiging ano niya? Magiging bet ka niya, ha? Bakit niya hinahabol si Pastor? Ayan tuloy, na paranoid ka tuloy. Kasi wala kang ginawa, wala kang ibang tinututukan, kung hindi si Pastor. Sabi nga nang, ang dami na nga nagsasabi, nakakalata na nga yung iba eh. Bakit po palagi na lang si Pastor ang bukang bibig mo? Wala na bang iba? At eto pa guys ha, ipakita ko sa inyo mga kaibigan. Oh. Ayan po, ang ating balita ngayon, updates. Subiri, still reviewing Kibuloy reply. Will issue arrest warrant afterward. Ayan po mga kaibigan, nire-review po ni SP Subiri mga kaibigan ang warrant of arrest. Nire-review, ibig sabihin guys, either hindi na po lalabas ang warrant of arrest or hindi na po matutuloy mga kaibigan or pwedeng matuloy pero kailan kaya ito lalabas itong warrant of arrest. Kasi sa totoo lang guys, bakit po nire-review yan? Nung nakaraan naman, hindi naman nire-review yan. Dire-diretso lang sila. Pero bakit ngayon nire-review na po ni SP Subiri? Sa tingin ko guys, kaya niya nire-review yan kasi nga iba na po ang dating nitong si Riza. Wala na po sa tamang pag-iisip mga kaibigan. Kaya siguro, itong si SP Subiri, ako tama din itong ginagawa ni SP Subiri. No? Kung para sa akin lang, no? In my own opinion, tama din ginawa niya na reviewin niya muna. Huwag pa dalos-dalos, di ba? Hindi katulad sa kamera. Pirma ka agad. Unanimously, pirma agad. Approve ka agad. Hindi pa nga nila pinag-iisipan or hindi pa nila pinag-aaralan. Kawawa naman si Pastor Kibuloy, di ba? Ano siya eh? Kumbaga si Pastor guys, wala po siyang kalaban-laban dito dahil pinagtutulungan po siya ng House at saka ng Senado, mga kaibigan. Kaya itong ginawa po, itong decision po ni SP Subiri ay talagang saludo po ako dito guys. Talagang sana po, sana wag nang ilabas yung warrant na yan dahil hindi naman talaga, 'di ba? Hindi wala pong sense eh. Nonsense na po mga kaibigan. Itong warrant na yan. Kasi bakit pinipilit? Kung ayaw, 'di ba? Kasi meron namang mga legal processes 'yan, 'di ba? Meron namang mga legal na hakbang 'yan. Hindi naman 'yan basta-basta na lang eh. Na para bang sinasabi mo na pag sumagot po ang kampo ni Pastor Kibuloy ay parang wala lang sa inyo. Kaya nga ginawa yung show cause order eh. Ano bang ibig sabihin yan? Para magpaliwanag po yung kabilang kampo kung bakit hindi siya dapat arestuhin. Dahil po mga kaibigan, meron din pong karapatan si Pastor Kibuloy. Hindi lang po itong si Riza Hontivirus na nagsiga-sigaan dyan sa Senado na walang ginawa kundi habulin si Pastor. At may nabilitaan po tayo mga kaibigan na siya po ay lumuluhod, umiiyak, at nakikiusap na po mga kaibigan na sana ilabas na yung warrant of arrest. Ibig sabihin, yan lang talaga ang gusto nyo. Siraan po si Pastor. Hindi na po ito in aid of legislation, guys. Sa tingin ko lang, ha, hindi na po in aid of legislation to. Kasi wala na eh. Sa tingin ng mga karamihan, guys, desperado na po. Ito, basahin lang natin guys ha, itong nakalagay sa balita.
Para po makumpleto ang ating context, guys, no? Ito po ha, Senate President Juan Miguel Zubiri has yet to issue a warrant of arrest against Pastor Apollo Quiboloy following a request from Senator Risa Hontiveros, chairperson of the Senate Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality. Ibig sabihin, guys, malabo na po yan, mga kaibigan, sa tingin ko dyan, ha? Malabo na po yan. Oh? I just got back last Sunday, sabi po ni Zubiri, right from the President's trip to Czech Republic, he said, no? Zubiri said, he still needs to review the reply of Quiboloy and Hontiveros today so he can give a decision soonest. Ibig sabihin, guys, sa tingin ko lang, ha? Bakit po nire-review itong reply o itong respond ni Pastor Quiboloy? Dahil itong si Risa, mga kaibigan, si Risa Hontiveros, hindi niya po pinag-aralan ang sagot ni Pastor. Yan po ang tingin ko dyan, guys. Hindi niya pinag-aralan. Hindi, baka siguro hindi rin niya binasa eh. Sa tingin ko lang, ha? Sa tingin ko lang, guys, ha? Baka nga hindi niya binasa yung respond eh. Baka nga siguro eh, parang in-scan na niya eh. Ano ba tong respond na to? Walang kwenta to. Kasi nga, sumagot na si Pastor, di ba, yung kampo niya. Tapos anong sabi po ni Risa Hontiveros sa sagot ni Pastor? Unsatisfactorily. Ibig sabihin, unsatisfactory po, mga kaibigan. Hindi po siya satisfied. Unsatisfactory. Hindi siya satisfied sa sagot ni Pastor Quiboloy. Kaya nga siguro, guys, itong si SP Zubiri, siguro sa isip niya, grabe naman tong Risa na to, hindi mo lang pinag-aralan. Di ba? Sasagot ka ngayon, tapos maya-maya, sasabihin mo, hindi ka satisfied. Ang bilis naman. Di ba? Dapat pag-aralan mo muna, tingnan mong mabuti. Di ba? I-scan mong mabuti, ano ba talaga tong sagot ni Pastor? Ito ba'y talagang pagbibigyan natin? Di ba? Magbibigay tayo ng reconsideration? Dapat bang si Pastor ay mabigyan ng or ma-issue ng warrant of arrest? Tama ba itong ginagawa natin? Diba dapat ganun, guys? Hindi po yung basta-basta na lang sasabihin mo, sige, warrant of arrest na yan. Kailangan pag-aralan nyo muna. Kahit, dahil mga kaibigan, si Pastor po, ay hindi naman yan, sabihin na lang natin, hindi naman siya yung ordinary na tao na katulad natin, diba? Si Pastor po, mga kaibigan, ay isang evangelist, diba? Evangelista. Oh, nagpipreach na mga salita ng Diyos. Siya po ay kiniconsider natin na holy, no? Parang holy man, sacred man. Hindi po basta-basta, guys. Dapat isipin din nila, mga kaibigan, na yung iniimbitahan nila, grabe po ang reputasyon niyan. Pag nasira po yan, mga kaibigan, wala na po. Wala na pong Pastor Quiboloy. Kaya ako, guys, agree po ako sa ginagawa ngayon ni SP Zubiri na huwag mo nang mag-issue ng warrant of arrest. O kaya huwag na talagang mag-issue ng warrant of arrest. E diretso na yan sa korte para matapos ng usapan. Ngayon, ikaw Risa, no? Risa, Hontiveros. Kung gusto mong sumikat, kung ako sa iyo ha, ito ha, kung gusto mong sumikat dahil kaya mo hinahabol si Pastor Quiboloy kasi gusto mong sumikat eh. Ito, tip ko sa iyo, Risa Hontiveros. Kung gusto mong sumikat, alam mo kung sinong iimbestigahan mo ngayon? Ha? Imbestigahan mo si Kuting. Di ba guys, tama? Imbestigahan mo si Kuting. Dahil ang nangyari ngayon sa NAIA, ha? May nangyari sa NAIA, di ba? Mukhang binenta na, mga kaibigan. Ay, nako. At meron po tayong nakitang post kanina, mga kaibigan, na hindi ko po matanggap. Sorry na, sorry talaga, hindi ko matanggap. Ang sabi po ni Kuting, mga kaibigan, sa post niya, bumaba daw, ha, ito ha, makinig kayo, bumaba daw ang krimen sa Pilipinas itong taon na to. Maniniwala ba kayo, guys, sa sinabi ni Kuting na bumaba daw ang krimen ngayong taon? Taga saan kaya to si Kuting? Taga Mars kaya to? Bumaba daw ang krimen, mga kaibigan, sa Pilipinas itong taon na to. Ano masasabi nyo, guys? Naniniwala ba kayo dun? Ha? Paano bumaba ang krimen itong taon na to? Eh, nung isang araw lang eh. Ilang sundalo ang nasawi. At pinuntahan pa po ni Vice President Sara Duterte. Pinuntahan dun mismo, personally.
pinuntahan po ni Vice President Sara Duterte yung mga nasawi natin mga sundalo at pinuntahan pa yung mga nasa hospital. Pero wala po tayong nakikitang kuting. Na isang kuting, wala pong pumunta doon at bumisita. Ewan ko ha, wala akong nakitang picture eh. Pero si VP Sara po andun. Binibisita ang ating mga sundalo na nasawi po doon sa, ewan ko kung anong lugar yon. Pero ngayon, ang nakapost dito, bakit sinasabi nyo na bumaba ang krimen itong taon? Saan nyo nakuha yan? Ha? Saan nyo nakuha na bumaba ang krimen? Eh, kabilaan nga eh. Tingnan nyo sa balita, manood kayong balita. Sabagay, mainstream media kasi walang kwenta eh. Oo, laganap ang ipinagbabawal na gamot. Umiikot-ikot na ang pinagbabawal na gamot. Nawala na po lahat mga kaibigan. Diba? Nawala na lahat. Diba? Kaya nga sinasabi natin mga kaibigan, bumalik na naman sila ngayon. Bumalik na naman yung sinasabi nila na mga zombie. Diba? Tingnan nyo. Suriin nyo mabuti kung sasabihin nyo na walang bumaba ang krimen itong taon na to. Ha? Utot nyo! Sinong niloloko nyo? Okay? Ngayon, balikan po natin itong Subiri mga kaibigan. Ang sabi niya dito guys ha, in the media briefing on Monday, Hontivirus urge, ito ha, makinig kayo mabuti. Hontivirus urge, ibig sabihin ng urge, talagang pinipilit niya mga kaibigan. No? Subiri for the immediate issuance of arrest warrant against Kibuloy. Pinipilit niya po si SP Subiri guys na ilabas na po ang warrant of arrest ni Kibuloy. Stressing that the latter's response to show cause order is nowhere near satisfactory. Ito yung sinasabi ko sa inyo guys. Pinipilit niya si SP Subiri na mag-issue na ng warrant of arrest dahil hindi po siya satisfied sa sagot po ni Pastor Kibuloy. Ibig sabihin, nakikiusap na po siya mga kaibigan. Itong si Risa Hontivirus. Nakikiusap. Kulang na lang siguro umiyak sa harap at lumuhod. Di ba? Kami, lulukuhin niyo pa kami? Ha? Eh syempre, may mga bashers na naman, no? Lulukuhin niyo pa kami? Sasabihin niyo, wala ng krimen? Mga utot niyo! Ang galing niyo, ah! Ha? Ang galing niyo, ah! Wala na daw krimen, guys? Bumaba daw? Sino man iniwala doon? Sino man niloloko niyo yung lolo niyong panot? Ay, naku, ewan ko sa inyo. Oh, ito po mga kaibigan, ha. Oh, did nothing, ito po, the Kibuloy camp did nothing but rehash previous arguments they made for not attending our Senate hearings, said Hontivirus in a media briefing. Oh, rehash daw. Oh. Napag-usapan na natin ito kahapon, eh. Pero, i-extend ko lang, guys, no, kasi napag-usapan na natin ito kahapon, i-extend ko lang, guys, na ito pong, pag-serve ng warrant of arrest kay Pastor Kibuloy mga kaibigan, mukhang hindi na po matutuloy. Ha? Ito pong warrant of arrest ni Kibuloy, baka hindi na po matutuloy guys. So, aabangan na lang natin sa mga susunod po na updates. Okay? Pakinggan lang natin ito guys ha, itong balita po para po mabigyan po tayo ng magandang, para makompleto po ang ating context mga kaibigan. Nananatiling nakabinbin pa rin ang arrest order ng Senado laban kay Religious Group Leader Apollo Kibuloy. Ngunit isang pirma na lang ang hinihintay para siya ay mapaaresto. Ayon kay Senate President Subiri, aaralin niya ang tugon ni na Kibuloy at Senator Risa Hontivirus para makapaglabas ng desisyon sa lalong madaling panahon. Kumpiyasa naman ang senadora na maayos na may patutupad ang arrest order sa oras na ilabas na ito ng Senado. Well, hopefully walang mamumuong physical resistance dahil if ever, isa na namang negatibong development yan dito sa investigasyong ito na kung hindi lang nagdrama ng napakatagal ni Kibuloy, kung sana humarap na lang siya sa unang hearing, hindi kailangang umabot sa ganito. Ayan pa, ang ulo ng gumagawa ng krimen, ang corruption is a universal crimen. Damage humanity, yes, I agree, Elena Calapis. Ayan po mga kaibigan, so wala pa pong perma guys, no?
Konfirmado po yan na as of as we speak, wala pa rin, zero pa, walay. Walay pirma, walay. Oh, yan po mga kaibigan. So ito guys, ha, pakinggan lang po natin itong pahayag po ni Attorney Topacio mga kaibigan. Dahil po, biglaan, sabi ko nga sa inyo guys, biglaan na naman itong kamera. Biglaan na naman silang pumirma. Biglaan na naman silang nag-approve. Na wala po, parang hindi po nila pinag-aaralan guys. Oh, ito naman, yung contempt. Yung order ng contempt mga kaibigan, questionable po. Question po ito ni Attorney Topacio. Bakit guys? Dahil nga parang sa Senado din yan mga kaibigan. Parang sa Senado din. Ang gusto po ni Risa Hontivirus na agaran kaagad lumabas ang warrant of arrest. Pero kinounter naman ito ni SP Subiri na kailangan i-review pa or pag-aaralan. Oh, this time, kamera naman. O, pakinggan po natin si Attorney Topacio mga kaibigan. Ito po ang kanyang updates guys. Kinuwestiyon ng legal team ni Pastor Apollo C. Quiboloy ang kapangyarihan ng kamara na mag-issue ng contempt order laban sa buting pastor. Alamin natin kung bakit sa report ni MJ Mondihar. There is a motion to approve House Bill number 9710 on second reading. All those in favor, please say aye. Aye. All those against, say nay. The ayes have it. House Bill number 9710 is hereby approved on second reading. Yan na eksena sa plenaryo nitong nakaraang linggo nang aprobahan sa second reading ang panukalang batas para tanggalan ng prangkisa ang SMNI. Kung pagbabataya ng legislative process, natapos na ang lahat ng committee activities sa mga issue na pinagpipilitan nilang ginawa ng network. Ngunit sa kabila nito ay pinadadalo pa rin sa investigasyon ng Franchise Committee si Pastor Apollo C. Quiboloy. Ito'y kahit malinaw ang paliwanag ng legal team ng SMNI na walang kinalaman si Pastor Apollo sa day-to-day operations ng network sa mahabang panahon. At ang posisyon na honorary chairman ay bilang paggalang lamang sa butihing pastor bilang nagtatag ng himpilan. Kaya ngayon may banta pa rin ng contempt laban sa butihing pastor ay kinesyon ng abogado nitong si Ferdinand Topacio ang kapangyarihan ng kamara na gawin ito. Lalo na tapos na ang usapin sa SMNI franchise sa committee level. Ang kaparehas sa komite na nagpapatawag kay Pastor Apollo. E pagkaganon po, we were overtaken by events. Sapagkat ayon po sa mga kaso ng Korte Suprema, lalong-lalo na nga itong Balag versus Senate, kapag ang komite ay nag-adjourn na or ang buong kongreso ay nag-adjourn na, ibig sabihin nawawala na rin po yung kapangyarihan ng komite o noong kongreso mismo na mag-issue ng contempt order. Ito nakaraang linggo nang makiusap si Attorney Topacio sa Franchise Committee na iantala muna ang pagpapalabas ng contempt order para kausapin si Pastor Apollo. Pero ani Topacio, nangyari na ang nangyari at nasa House Plenary na ang usapin. Hindi ko alam na that day itself ay mag-a-adjourn na yung komite. At nagulat na rin ako na kapag pagka-adjourn, ay mayroon ng committee report. Kung ipipilit raw na ipakontempt si Pastor Apollo, gate ni Attorney Topacio, na halatang halata na panggigipit na ang ginagawa ng kamera. Paliwanag naman ng ilang kongresista, pending pa ang House resolution laban sa umunoy fake news at red tagging na pinupukol sa SMNI. Kaya pinaharapan nila sa investigasyon ng butihing pastor. Ngunit, ang mga miyembro na rin mismo ng Franchise Committee ay nagsabi na mga tanong hinggil sa change of ownership ng network ang gusto nilang ipasagot kay Pastor Apollo. Mga issue na sakop na sa panukalang batas na ipinasa nila sa plenaryo at naunang ipaniliwanag ng maayos ng SMNI legal team. Sa ngayon, nabigyan na ng kopya ng position paper ng SMNI ang higit 60 miyembro ng Franchises Committee. Tatlong proseso ang pagdadaanan bago makapag-repeal ng isang umiiral na batas. Una sa Kamara, aakyat ng Senado, pangatlo sa Sala ng Pangulo. Sa kaso ng SMNI, hindi pa tapos ang laban dahil tsak mag-iiba ang istorya pagdating ng Senado. Sa taong 2044 pa, mag-i-expire ang SMNI franchise. Biro mo sa 2024 pa mga kaibigan, di ba? 2024 pa, ang layo pa nun, no? Pero anong ginagawa nila guys? Ginigipit na kaagad nila ang SMNI, di ba? Ginigipit na kaagad nila si Pastor. Di ba? Kasi pareho lang naman yan eh. SMNI, Pastor, pareho lang. Connected ang lahat na yan. Si Pastor po.
At dito na nga po nagtatapos ang ating video. Hanggang ngayon nga ay tila talamak na talamak pa rin ang mga katiwalian at kabalbalan na ginagawa ng administrasyon sa Malacañang. Ang taong bayan nga ay nagsisimula na ang mag-aklas upang